Again, hindi po ako tatakbo sa pagka-vice presidente sa darating na halalan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa muli po mga kaibigan, ito na naman po muli si Taong Gala at bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Higit lalo mga kaibigan, ayan, sa ating pong mga kapatid na OFW sa mampanin ng mundo, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At syempre, isa pong pariskong balita mga kaibigan. Ang pag-uusapan po natin sa araw na ito patungkol pa rin po kay Idol Rapi Tulpo. Ayan, sa araw na ito mga kaibigan, Idol Rapi Tulpo nagsalita na at klinaro ang lahat pati ang usaping pagtakbo sa politika. Sa mga oras na ito mga kaibigan, tulad ng sinasabi natin, kung hindi mo gusto ang ganitong klaseng vlog ay laktawan mo lang at hanapin mo ang ilan sa ating mga vlog na makakapag-inspire sa iyo. Tayo po ay gumagawa ng mga vlog patungkol sa humanitarian mission, inspiring and motivational videos at ganun po mga kaibigan, mga political issues and reaction. Sa araw nito dahil sabi ko nga tulad ng inasahan natin malapit ng politika ay mayroon po tayong mga series of reaction video. At ang video nito ay isang follow up lang patungkol po sa trending videos na nangyayari doon po sa viral video ni Idol Rapi Tulpo. At tulad ng inasahan mga kaibigan, dahil sa binigyan natin ng reaksyon kahapon na talaga namang tinangkilik at umani ng mataas na bios, karapatan din po natin bigyan ng pagkakataon na pakinggan ang mga pagtatamang ginawa ni Idol Rapi Tulpo. So sa mga oras na ito, ito po ang kanyang statement. Pakinggan po natin ang kanyang mga sinabi patungkol po sa viral audio na ito. Nais ko pong magbigay ng reaksyon hinggil po sa kumakalat na fake news ngayon sa social media. Nais ko pong i-tweet ang isang misinformation. So ayun po mga kaibigan ha, nais niyang i-tweet ang misinformation. So itong kumalat na balita ay ibig sabihin na misinterpret lamang siya ng karamihan. Patuloy po tayo. My first and last statement hinggil sa issue. After that, move on na ako. At sana maging kayo, move on na rin. First. So ayan ha, sa mga bumabati ko daw sa kanya, dapat after ng statement na ito, dapat move on na kayo at mag-move on na rin siya. Hindi po ako tatakbo sa pagka-vice presidente. So ayan, yun ang pinakamagandang punto. At least niliwanag niya sa ngayon na hindi siya tatakbo sa pagka-vice presidente. Again, hindi po ako tatakbo sa pagka-vice presidente sa darating na halalan. Meron po mga naghikayat sa akin na maging katandem nila para maging vice presidente this 2022 elections. At yun po ay tinanggihan ko. So ayan mga kaibigan, maliwanag naman sa sinabi niya at binanggit niya, may nanghikayat sa kanya. So ibig sabihin, meron talagang pumunta pa rin sa kanya at hinikayat siyang tumakbo. Pero maliwanag po yung kanyang sinabi, tinanggihan niya. I said no. Why? Dahil mataas po ang respeto ko kay PRRD, kay Pangulong Duterte. At wala po akong intensyon na babanggain po siya sa darating na halalan. 2. 16 million and 42 million. Yes, nabanggit ko po yung 42 million. But hindi ko po subscribers yun. Wala po akong 42 million subscribers. Saan ang galing yun? Because at that time, I thought 42 million ang subscribers ng ABS-CBN Entertainment. Na which, kinurek ko naman agad the following segment. Ano yung
yung ano ay... Yan, yun naman pala ang ibig sabihin niya. Ibig sabihin, hindi niya subscribers yun, kundi subscriber ng ABS-CBN. At ang maliwanag ko sa sinabi niya dito ay isa sa nakakamaganda na sa mga sinabi niya mga kapatid. Sa patas na pagbibigay ng reaksyon patungkol sa isyong ito, maliwanag po ang sinabi niya na hindi niya babanggiin si President Duterte dahil nabanggit pa nga ho niya na sa mikropono daw di umano na yan ay kinampanya pa niya si President Digong. Pakinggan natin. Disrespect sa 16 million voters ni Pangulong Duterte. Dahil isa po ako doon sa 16 million na bumoto kay Pangulong Duterte noong 2016 elections. In fact, ito pong mikroponong ito, dito po sa Wanted sa Radyo, kinampanya ko po si Pangulong Duterte. I did. At marami po nakakaalam niyan. So no disrespect doon po sa 16 million voters ni Pangulong Duterte. At sana huwag na ho tayo magpakalat ng fake news para sa kabubuti po ng ating bayan. Period. And that's my last statement. Ayun po, so ayun po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ang kanyang mga sinabi. Ano? Maikling komento lang natin. Actually, kung titingnan natin o magkakaroon tayo ng comparison again doon sa unang audio o sa viral audio na yan, hindi nga naklaro niya. Hindi niya gaanong naklaro ang mga bagay na yan. So, at least dito, mga kapatid, klarado. Klarado. Una, ang mga punto niya, hindi siya tatakbo, busy presidente. Although may nanghihikayat, hindi niya babanggain si President Digong. Pangalawa, hindi niya sinasabi na yung 42 subscriber ay subscribers niya. Okay. Kundi doon sa ABS-CBN. And just in case magkaroon ng referendum, ito yung mababangga. So, klaro yun ang mga punto niya. Okay. At ang pinakamaganda rito, mga kapatid, is... at least pinaliwanag niya ang mga punto na ang lahat ng ito ay misinterpretation lang. So kaya ho tayo nagbigay ng reaction, parto ng reaction video dahil tayo din po ay tayo ay naglabas ng vlog patungkol po sa isyong ito. Bagamat ang layunin natin noon ay iklaro, hindi ho ang layunin natin ay para ibully, para ibagsak siya, pero ang layunin po natin ay iklaro ang patungkol sa mga issue. Again, ang channel natin ay patungkol lamang sa mga pagkaklaro sa mga trending issues. Sapagkat tulad ng sinasabi ko, in my own opinion, doon po sa una, nasabi ko na ito ay may kaugnayan sa politika. At maliwanag naman doon kasi sinabi niya na may nanghihikayat sa kanya ang good news, hindi siya tatakbo. So, yun po yung maliwanag. Sana po sa lahat ng mga nakikinig ay pakinggan naman po natin ang panig ni Idol Rapitul po kasi nakita din naman natin ang kanyang serbisyo na hindi po naman matatawaran sapagkat talagang nakakatulong siya sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng kanyang mga programa. Bagamat doon sa mga nag-unsub, nasa kanila na yan kung ibabalik nila. Marahil ako naniniwala mga kapatid no, na hindi man agad-agad ibabalik yon o babalik yon. Pero marahil sana sa pagdating at pagdaan ng panahon ay maghilom ang nagawang sugat sa isyong ito. Magpaganong maman na Idol Rapidul po ang pagsaludo no, sa iyo ay nariyan at respeto sapagkat at least kahit papano sa puntong ito niliwanag at klinaro mo. Sana ho ay matapos na ang isyong ito sapagkat batid naman natin na sa panahon ng pandemya nariyan siya at tumutulong. Sa inyo po mga kaibigan na comment down below patungkol po sa reaction nito at syempre pa kung nagustuhan mo ang ating pong mga reaction video nawa po ay huwag nang mag-atubiling pindutin ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa bidyong o sa mga bidyong gagawin pa natin. And of course mga kaibigan, syempre pa, sana po ay huwag nyo lang i-skip ang ads nang sa gayon ay malaking tulong na rin po yan sa channel na ito at sa ating ginagawang humanitarian mission. So tandaan po natin mga kaibigan pag tayo po yung maayos na at medyo
malakas na, babalik din po naman tayo sa ating pagtulong sa sambayan ng Pilipino. Okay, so again, ito po si Tangong Gila na nag-iiwan sa inyo ng salitang always believe in God and always believe in yourself. Manalig lang po tayo, matatapos din ang problemang ito. Wala po muna tayong shoutout sa araw na ito at salamat po sa inyong pakikinig. Sana po magbigay po kayo ng komento sa ibaba tulad ng sinasabi ko. Mahalaga din po ang boses ninyo patungkol po sa isyong ito. Maraming salamat po.